Hello mga ka-journey! Welcome again sa aking kusina. By the way, I'm Jackie and this is my journey. Today, gagawa tayo ng isang famous na chicken oil, alamang inasal. Ito kasi ngayon ang pinag-uusapan. So, try natin gumawa na gamit ang fresh chicken tail. So, tara guys, samahan niyo ako. Simulan na natin! So, ngayon, gagawa lang tayo ng famous na chicken oil, ala mang inasal. Pero, ngayon, syempre, low-carb pa rin to. So, gagawa tayo ng normal na chicken oil. Meron kasi ako nabiling half kilo na chicken tail, kung sa atin tinatawag ng pet ng manok. So, nilinis ko na po siyang mabuti. Then, gagamit din tayo ng 1 teaspoon na Himalayan salt, 1 tablespoon na garlic powder at yung ating achuete. So, ito yung pampakulay natin mamaya natin gagamitin. So, simpleng-simple lang to guys ha, kasi alam ko maraming may gusto nito. So, gagawa tayo na talagang nanggaling siya sa fresh na chicken. So, tara, simulan na natin. So, ayan guys, meron na ako ditong pot na pinainit. So, ilalagay na natin tong ating chicken tail. So, bali, hahayaan lang natin itong mag-boiled hanggang sa lumabas yung water niya. Then, huwag po natin kakalimutang ihaluin siya para hindi siya manikit. So, ilagay po lang po natin to ng mga 2 to 3 minutes hanggang lumabas yung kanyang water at yung kanyang kata. So, balikan natin siya mamaya. So, ayan guys, after 2 minutes, medyo nagkakaroon na siya ng katas. So, ilagay na natin yung ating garlic powder para paggawa natin ng chicken oil natin, may konting lasa siya. Yung iba naman, ang nilalagay nila ay fresh garlic. Then, yung ating Himalayan salt. Mix lang natin mabuti. Tanggal din ng lansa ng chicken natin yung nilagay natin na garlic powder tsaka Himalayan salt. So, yan. Then, pakuluan din ito po natin siya hanggang sa lumabas pa lahat ng katas niya at magmantika po siya. So, balikan natin siya ulit. So, yan guys. After 5 minutes, medyo nagmamantika na siya. Nagbo-brown na yung ating chicken tail. Pero may mga bula-bula pa rin siya. Ibig sabihin, hindi pa siya pure na oil. May halo pa rin siyang water. So, hayaan lang po muna natin ulit. Hanggang sa totally mag-golden brown siya at lumabas talaga yung oil niya. Balikan natin. So, ayan guys, mga ka-journey. After 10 minutes, medyo okay na yung chicken tail natin. Nag-golden brown na siya. Pero, mayroon pa siyang ilalabas ng mantika. Hintayin pa natin siya lalong mag-brown. Mukhang medyo marami-rami yung chicken oil na makukuha natin dito. Sa kalahating kilong chicken tail. So, mix lang natin. And then, hayaan po natin siya ulit ng mga 5 minutes. Hanggang sa mawala yung bubbles niya, ibig sabihin po nun, pure oil na talaga siya. Okay, balikan natin to guys.
yun guys mga ka-Johnny, after 10 minutes okay na yung ating chicken tail. Ang bango niya and crispy na siya guys. Then nahanguin na natin tong chicken tail, hinaan natin tong apoy, then ilalagay na natin yung achuete para magkaroon ng kulay yung ating chicken oil. So balikan natin. So ayan guys mga ka-Johnny, ito na yung ating chicken oil. So ilalagay ko na itong anato seed or achuete. Fry-fry lang natin para magkaroon siya ng kulay. Nasa sa inyo po kung gaano karaming anato seed or achuete yung gusto nyo ilagay. Kung gusto nyo mas kulay orange talaga siya, okay lang. So ayan guys mga ka-Johnny, ito na yung ating chicken tail. So sineparate ko na siya, ating crispy chicken tail at yung ating nagawang chicken oil. So nakagawa din tayo ng 1 cup na chicken oil dun sa 1/2 kilo na chicken tail natin. Ngayon gumawa ako dito ng sauce, coconut aminos and apple cider vinegar. Nilagyan ko ng konting black pepper. So i-taste natin tong ating crispy chicken tail. Taste natin guys. Mmm! Ang sarap niyan guys! Pwede na siya maging snacks. Habang feasting time niyo pa, ito lang kainin niyo, tapos meron kayong lettuce dito, kaya cucumber. Pwede na siyang i-mash. Malasa yan. Malasa siya yung ginawa natin. Garlic, tsaka yung garlic powder tsaka yung Himalayan sauce talagang nanukod doon sa ating chicken. So siguradong itong ating chicken oil ay masarap na masarap din. Masarap niyang guys. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. I cannot control myself. Wow. So mga ka-Johnny, kahit nag-LC tayo, kailangan eat on moderation pa rin po. Kahit ito ay low carb, kailangan control pa rin po tayo. Okay guys, hanggang dito na muna po ulit. Please like and subscribe to my channel and please click the notification bell para updated kayo kung meron tayong bagong video na i-upload. So paano guys, simpleng recipe lang ngayon na gumawa tayo ng pinaka-famous na gusto ng lahat, ang chicken oil. So sana nagustuhan nyo din to. Simple lang po. Yan, pwede nyo na siyang gamitin kung meron kayong cauliflower rice o sirataki rice. Then pwede nyo na siyang gawing pampalasa. So guys, paano? Paalam muna. Bye!